Tawas. Yan, ginagawa yung bagong setup. Fongs! Japper! Binabago. So, new setup lahat. Including yung mga hooks. Barabarawon. Ayun, yung natira lang yung mga bahayan. Ayan, nakabili na kami ng kain. Tamban tuloy. Papunta na kami sa... Hello guys, good morning. Nakalagpas na yung bagyo. Paalis na kami. Nagpe-prepare na lang dito ng mga gamit. Magluluto ako ng ulam namin for tanghalian. Then ano ba? Mga 12 siguro or 11 past 11 alis na kami. Ayun. So, yun pa rin, nakabili na rin kami ng ulam kanina para sa agahan namin. Tapos yung pain, nakabili na rin kami. Sa timingan natin yung tambantuloy. Yun, medyo mahal lang yung isang banyera pero okay lang, at least worth it naman yung pain na yun. Yun, see you in a while. Sa lahat pala ng mga hindi pa nakasubscribe sa channel namin, please subscribe. Then huwag pong kalimutan i-hit yung notification bell para maging updated po kayo sa aming mga bagong videos. So yun guys, kita-kits na lang mamaya. Yun, libas guys, libas. Yan yung bangasim namin na ginagamit dito sa Capiz. Hindi ko lang alam kung ano tawag niyan sa Luzon tsaka sa Mindanao. Pero maasim to, maasim yung dahon na to. Ito yung alternative namin sa mga sinigang mix. Para sa amin, masarap to. Mas masarap kaysa sa sinigang mix. Guys, time check, it's 1:20. Mag-aarayan na kami. Ayan yung
sapatos gamay ulit. So dito kami magkakas ng lines namin. Ayan. So matatapos siguro tong area mga 2:20 or kaya 2:15. So atakin namin siya after 2 hours. Ayan. So sana maraming huli mamaya. So guys, yung total na hooks na i-area namin is 700. Hatiin namin siya, tig 350 each. Kasi yung strategy is papaikutan namin yung takot, yung shoal or bahura. So yun, para at least baka makachamba kami mamaya ng mga orange grouper tsaka ng mga grouper. Ayun. So time check guys, it's already alas dos. Patapos na rin naman si Kulongpay mag-aria. Kung maalala nyo, ito yung spots na saan kami nakakuha ng mga malalaking banahan tsaka nung lapu. Since na yung kain ulit namin is yung tambantuloy. So yun kasi yung pinaka most effective nung nakaraan eh. So hopefully ang dami naming mahatak mamaya. Panalangin na rin namin sa Diyos na bigyan kami ng maraming huli. So ito yung first pa lang namin na cast. Tinati namin yung long line, ito too. So pinalibutan ulit namin yung bahura. So titingnan na lang natin mamaya guys, mga alas 4 hatakin na namin. So yan po yung mga snacks namin dito. Yan yung mga snacks ng mga mangingisda. Pag bigla kang ginutom, kuha ka lang doon ng isang pain, tapos yan yung isugba mo, tapos snacks. So yun, hinuhugasan muna namin yung pain kasi medyo mabaho dahil yata doon sa tubig kanina na bin na nilagay nung nandun ba kami sa libas. So yun na guys, time check, magpo 4 na, inatak na lang yung angkla para didiretso na kami doon sa pinaka first na marker. Medyo challenging lang kasi ayan o, hindi na namin nakikita yung mainland dahil naulan na po doon, medyo malakas yung ulan, sobrang lakas. Ayan. So sana hindi uulan dito para tuloy-tuloy yung paghatak namin nung first cast namin. Thank you.
So guys, yun yung unang cast namin. Yun lang yung nahuli namin. Pero not bad na rin kasi compared dun sa mga dati naming nung nakaraang cast namin, wala talagang huli. So meron ulit kaming banahan. Ayun, maghanap kami ulit ng area kung saan kami mag-aarya ulit. So hopefully mas okay doon yung wala, kasi palubog na rin naman yung araw. It's already 5 o'clock. So yun, matatapos namin i-aarya yun mga alas 6, then atake ng alas 8. So yun, sana marami mamayang makuha ng isda. So yun na guys, mag-aarya na naman kami ulit. Ito rin yung pangalawang cast namin. So yan, titignan nyo. Actually nabasa kami kanina ng ulan nung unang batak namin. So ngayon mag-aarya ulit kami. Pero yung ulan din papunta ulit sa amin. Yan, madilim na. Alas 5 gis pa lang. Pero madilim na. Yun. Matatapos to mga 6 PM. Mag-aantay ulit kami ng 2 oras, tapos hatake namin ulit. So hopefully makabawi kami, not bad na rin yung una. Although konti lang, pero okay na. So hopefully makangayon, makakabawi kami. So ito yung problema dito ngayon. Hindi pa kami nangangalhati. Puputulin siguro namin kasi sa may bandang doon, yon may bangka din na nag-aarya ng long line nila. So magkocross yung lines namin. So napagdesisyon na namin na hatiin na lang, hanggang dito na lang kami yung line namin, tapos sa i-aarya namin yung kalahati kung saan mas yung kung saan clear na. Ayun na. Sobrang lakas ng ulan. Nakakapagpakita. Ito yung mga isa sa mga minus na. Ayun. Sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas ng ulan. Lahi-alon. So guys, time check. It's already 9 PM. Umina na yung ulan. Atake na namin yung long line namin, yung second cast namin. So sana maraming laman. After namin ma-attack, i-aarya ulit namin, tapos bukas na ulit ng umaga kasi yung ulan pabalik-balik. Sobrang lakas ng ulan, basang-basa kami. So see you mamaya guys. So guys, yun lang yung huli namin.
dahil hindi kami nakapaglatag nung long line namin kanina ng maayos dahil kinocross kami nung ibang bangka. So yung plan kasi sana, yun yung talagang route na gagawin namin. Kaya lang pagdating namin sa kalahati, may nagcross na sa amin na isang bangka at nag-aari atin. So kung hindi kami doon mag-change course, wala, magkakasabit-sabit yung mga long lines namin. So ngayon, mag-aari ulit kami, pero I don't know kung saan kami mag-aari, kung saan may bakante, kasi sobrang dami talaga nila dito ngayon. Didiskarte muna kami kung saan ang mag-aari. Pero bukas na namin to at aking mga 5 a.m. siguro, kasi kailangan na rin namin magpahinga after mag-aari. So kita kayo sulit bukas. Good morning, 5:40 na. Sobrang lamig. Actually, in fairness, hindi naman umulan na kagabi. So, binuhos niya na pala lahat kagabi. Yung habang inaatak namin yung second cast. Tsaka, nag-aarya. At afternoon, wala nang ulan. Pero, sobrang lamig. So, that's why medyo masarap yung tulog namin. Magkakapi lang kami. Sino ba? Ayan si Pongs. Nagtitimpla ng kape. Tapos si Roland. Iiwanan ng pain. Ayan. After nitong kape, atake na namin yung pang third cast namin. Tapos plan namin is umuwi hanggang mamayang hapon pa kami. So, baka gabi na kami makauwi. Ubusin nila na yung pain namin. Kita-kits mamaya, guys. Bago mo yun. Yun na yung last marker para sa pang-apat na casting. So atake namin siya ng mga 9:30, 10:30 ng umaga. So 2 hours ulit.
mag-extend kami dahil hindi ganun kasapat yung nakuha namin for the first 3 casting. So sana makabawi kami mamaya. So, sa pagkakataong ito, meron pa rin talagang mga kababayan natin na mga isda na nagda-dynamite fishing. So itong tatlong bangka na to, tingnan nyo. Hindi ko lang nakuhanan yung actual lang pagsabog dahil naka-off yung cam. Pero itong tatlong to, dyan galing yung pagsabog. Pero yun nga, after 1 hour, tawa kaming tawa kasi nagsisipulasan yung tatlong bangka na yon. Gawa nga ng ito, dumating yung routine patrol ng Coast Guard. Actually, dalawang barko yan. Nauna lang yung escort na maliit, na mas mabilis. Tapos yung itong malaki, yung sumusunod. So, nung nakita nila yung barko ng Coast Guard, nagsipulasan silang lahat. Ayun. Malinis na yung pagpangingisda natin. Wala nang mga ganito dapat kasi nakakasira talaga ng corals. Time check, 11 o'clock. Naatake na namin yung marker namin sa pang-apat na casting namin. So, yun. Mamaya malalaman natin kung ganun pa din yung huli namin. Mag-aarya pa kami ng isa pa para papaubos na lang namin yung mga pain namin. So guys, yun ang huli namin. So far sila yung pang-apat na casting yung pinaka maraming huli, saka pinakamagandang huli.
kasi may mga orange grouper. Ayun. Ngayon, time check ngayon. Anong oras ba? Alas 12:30, nag-aarya si Palungkoy ng pinakalas na area namin. Matatapos to 1:30, tapos sa 3:30, haatake na namin. Then, uwi na kami. So, hopefully, mas maganda pa yung hatak mamaya. Mas maganda pa yung huli, mas marami. Kasi parang ngayong araw, medyo okay talaga yung pag-atak namin. Hi guys, habang nag-aantay tayo ng magpuwang kami, maghatak na ng last cast namin, mag-shoutout muna ako. First is Alja Lucas from Caloocan, shoutout po sa yon. Junlin Luay from Laguna, Greg Alipapa, shoutout sa Alipapa family from Pabia, Iloilo. Sir Boyet Fernandez, mabuhay daw ang mangingisdang Pilipino, shoutout sa iyo sir. Kay Sir Erville, ayun, always watching to, shoutout sa iyo sir. Sir Aljon Mendez from Bohol, kamusta po kayo dyan, shoutout. Jonathan Gaspar, pa-shoutout sa Gaspar family from Malabon City, Androa City, Capiz, shoutout po sa inyo. Sir Marlon Figuro ng Dumalag, Barangay Duran, Dumalag, Capiz, avid fan natin to si Sir Marlon. Ma'am Bing Ma, shoutout po sa inyo. Renel Gananchal from Guimaras, shoutout po sa inyo sir. Jomari Batan, shoutout po sa inyo. Elvin Parley, pa-shoutout sa Parley family of Barangay Duran, Dumalag. Kia IG, thank you sa pag-comment na inyong gin-promise po. God bless, kaayo. Then, meron pa. Let's support our local vloggers, aton mga amigo. Please watch also their vlogs and subscribe din sa mga channel nila. Yung kay Ifar TV, from Negros Occidental po ito. Michael Installer TV from Occidental Mindoro. Bulid Fishing. Visalog Vlog TV, nag-enjoy daw si sir sa mga lutong ulam sa vlog 13, sinugbang isda, tinulang manok. Sir, meron kami kayang niluto na yung paanong baboy tsaka ngayon adobong pusit dahil nakahingi po kami doon sa tropa namin. Nonong Palaboy TV, pa-shoutout sir sa family ko dyan sa Aklan, Pamatian family, Kagretcho family. Shoutout din sa mga Tunugan Boys sa Barangay Libas. Shoutout sa Yuan Torscoron, siya po yung nag-sponsor ng paanang baboy. Ayun, tsaka sa Transport Bus Systems, maraming salamat sa suporta. Thank you. Guys, minalas pa. Kinain ng propeller yung tali ng marker. So, nilundagan ni Harold. Yung lalim nito mga nasa 50 di pa siguro.
guys, ito na yung last marker. Pauwi na kami ng Roa City. Titingnan natin mamaya kung makakabawi ba yung gastos namin base doon sa mga huli namin. So guys, natapos na naman tayo. Tapos na naman natin yung vlog 14. At the same time, yon, ang dami pa rin nating learnings na nakuha dito sa vlogs na to. Bisa nung pain natin, yung mga illegal fishermans, yon, yung schedules, at saka yung mga fishermans na nag-join sa atin. First, ganito guys, yung pain na nabili pala namin, akala namin sobrang fresh. Pero nung nandun na sa amin, parang mga 2 oras pa lang yata, 3 oras. Kaya makikita nyo dyan yung hinugasan namin. Parang mabaho na siya, hindi na pala siya fresh. So, yun, siguro isang factor yun na bakit hindi kami nakakuha ng mga malalaking grouper tsaka malalaking isda. Then second, yun nga, ang problema natin yung mga illegal fishermen pa rin talaga. So, na-experience na naman ulit namin yung dynamite fishing. Pero yung time na yun, sobrang lakas eh. Siguro malaking dinamita yung ginamit nila. Ayun. Yun nga, nireport na rin naman namin sa mga kinaukulan to, yung nasaksihan namin. Ayun, timing sana kung yung Coast Guard sana, yung routine patrol nila, nagpababa sila ng speedboat na maliit para questionin yung mga mangisda. Yun, sigurado, isusumbong ko talaga yun. Ipapakita ko talaga yun. Ituturo ko. So, yun, isang learnings pa doon guys. Kasi nung pumunta kami nung sapatos, nag-start kami mag-vlog doon. Isa, 2 bangka lang kami doon. Pero siguro, yun nga, tamang effective naman talaga yung social media para sa information dissemination. So, siguro, yung ibang mga isda, nakita na nila yung mga vlogs namin, o kaya kamag-anak nila, mga kasama nila sa bangka. So, akalain mo yun, sobrang dami namin nung gabing yun. Mag-aaruya kami, kinocross kami kagad. Pero okay naman, at least na nakakatulong tayo doon sa mga kapwa natin mga isda. Ayun, yun lang. Kasi kami naman yung natalo. Gawa nga na hindi na kami nakakadiskarte, hindi na kami nakaka-area doon sa mga inaariyahan namin dati. So, yun. Last, isa-shoutout ko pala muna si Juan, si Sir Jezreel, Jez Do It. Yun, bisitahin nyo yung channel niya. And then si Sir Jeric ng Antique. Ayun, shoutout sa inyo. So, guys, magpa-plan ulit kami. Aalis kami siguro baka next week pagka wala na yung bagyo. Kasi may pumasok na bagyo eh. So, pag okay na lahat, babalik kami pero on a different spot naman. Titingnan naman namin sa ibang spot kasi sobrang dami na namin doon. Nagkaagulo na kami doon sa spot na yun sa may sapatos. So, thank you so much guys sa panonood tsaka pag-follow sa amin. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, please subscribe sa YouTube channel namin. Huwag kalimutang i-click yung notification bell para maging updated po kayo sa mga videos na bago namin. So, thank you so much guys. See you sa susunod.